guys! Welcome back sa aking channel. At ito ay mabilis ang tutorial lamang yung aking gagawin for today. Ni Teresa T. Castor. At ito ang kanyang message sa akin sa Messenger. Hi po ma'am, pwede bang mag-request kung alam nyo rin po ang sa panlalaking uniform. Yung pulubarong daw po ba tawag doon? Gusto ko po sana gawaan ng uniform yung anak kong lalaki. Thanks po. So guys, ito, nakausap ko siya kagabi. Meron nga siyang pinadala sa aking sample doon na picture. At ito, ayan guys, ayan yung kanyang pinakita sa akin. So ito ay isang headed button, Robinized collar na short sleeve. So guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung mabilis ang paraan sa pagpa-pattern ng polo barong. So guys, tara samahan niyo ako. So guys, bago natin simulan yung pagpa-pattern, ipapakita ko muna sa inyo kung paano kumuha ng chest ng lalaki pag sa pagsusukat. Like for example, kung school uniform, so medyo kailangan medyo loose ng kunti yun. At since wala namang dibdib ang lalaki, kukunin natin kay ganito. Etong dalawang kamay ng lalaki, guys. Yan, ganyan. Yung kanyang kamay, ipasok natin. Isama natin sa sukat. Parang ganyan, nakastraight ng ganyan. Kukunin natin ngayon yung exact measurement nun. Like for example, na lang, 45. Yung 45 na yun, guys, yun yung chest ng lalaki. Hanggang baba yung diretso. Ang armhole, ang neckline, ganun pa rin, parang sa babae din. So, kung kukuha tayo ng neckline ng Robinized collar, like for example, ito, ganyan. Huwag natin sasakalin. Yung parang ganyan lang din, guys. Yan. So, yung Robinized collar, yan yung sukat pag nakabotones. Yun, yung sukat pag nakabotones. Like for example, ang kanyang neckline or ang kanyang neck circumference ay 14 and a half. Kumbaga binasi ko sa sarili ko, 14 and a half. Yung 14 and a half na yun, guys, magdadagdag tayo doon ng 2 inches. Bali, magiging 16 and a half. So, yung 16 and a half kasi na yun, guys, kasama na doon yung placket. So, pagka naka-overlap kasi yun ng ganyan, so para malinaw sa inyo, naka-overlap siya ng ganyan, kaya may extension pa nitong 1 inch na distance sa kanyang neckline ng damit. So, eto na guys, sisimulan na natin yung pagtatabas. Kung mapapansin nyo, mayroon akong dalawang buhit. Itong dito sa labas, ito yung buhit ng harapan. Itong sa likod, itong sa loob naman, ito yung buhit ng likuran. So guys, magsusukat tayo, doon tayo sa likurang buhit, kukuha. So, papakita ko sa inyo paano. So, ayan. Guys, sa pagkuha ng shoulder, ganun pa rin yung paraan. So, magbababa tayo mula dito sa kanto, magbababa tayo ng 2 inches dito. Same pa rin naman guys, yung lapad. Ito pa rin yung lapad ng ating down, ng back and front. Ngayon guys, ang kukunin kong sukat, ibibase ko dun sa sukat ng aking brother kasi siya yung may sukat dito. Ang kanyang shoulder ay 16. So, ang kalahati ng 16 kasi ito guys ay nakapold. So, ang kalahati ng 16 ay 8. So, ito yung 8. Ang kanyang chest ay 41. So, kukunin ko yung 41. Yung kanyang 1/4 ng 41 is 10 1/4. So, dito tayo guys kukuha sa likod na buhit. Ngayon, kukunin ko naman guys yung kanyang length. Ang kanyang length is 28. So, yung 28 ay ito. Magdadagdag tayo ng 1.5 na allowance. So, ganyan. So, 10 1/4 pa rin yung sa baba. So, ayan. Kukunin natin 10 1/4. Ito siya. Ngayon guys, kukulitan muna natin ito. So, ito ang kukunin nating diretso. So, ayan. Ayan. Ngayon guys, kukunin natin yung harap na sukat. Medyo pa-curve yan ng konti. Medyo pa-curve lang. Pero, hindi talaga curve na curve ang leg sa baba. Ito eh, 17. So, medyo mga ganyan guys, yung forma niya. Medyo pa-curve lang siya talaga ng konting-konti. Tatantyahin nyo na lang. Yan. Kasi, ang dalit guys, lagi medyo mahaba lang ng konti ang harapan niya kasi sa likod. So, ang likod naman, itong straight na to, binaligtad ko lang. Ito naman yung kanyang likod. So, mga ganyan. Halos mga half inch lang guys, yung difference pag sa lalaki,
kaysa compared sa babae. Kasi nga, ang babae ay may hold ng tuya po is na 20. So, pupunin natin guys, dito pa rin sa center. So, 20. So, pagiging 10. So, pupunin ko muna dito guys yung 10. Yan. Ito yung 10. So, yan ang magiging armhole niya sa back. Yan. So, ito guys, ito na yung armhole ng back. Yan. Pupunin ko naman yung armhole ng front. So, hindi naman masyadong malalim guys ha. Yung katamtaman lang. Mga 3/8 lang guys yung lalim ng harapan sa likuran. Ngayon, pupunin ko naman ngayon yung sa liit. So, ito guys, straight tayo dito. Yan. Straight yan. Mula dito sa back, kukuha tayo ng mga 3 1/4 lang guys. Mga 3 1/4 lang yung ating pupunin. Mula doon, kukurve natin yung 3 1/4 na yan, pababa. So, magiging ganyan siya guys. Ayan, magiging ganyan yung sukat. Ngayon, ang sukat ng kanyang neck circumference ay 16. Yun yung finish pag nakasarado na yung butones. So, ang gagawin natin dyan, 18 kasama na yung allowance sa placket. So, magiging 9 yung kalahati. So, ito, itong sukat na to, ito pa lang ay 4.5 na. So, mayroon pa tayong 4.5. Yung 4.5 na yun, kailangan guys, umabot siya dito sa harapan. So, ang mangyayari dyan, ganyan. Susupatin natin yan. Ayan. 4.5. Ayan siya guys. So, eto. Yan. Eto siya. Eto yung 4.5. Ayan. Yung upa. Ngayon, dahil ang kanyang polo ay polo barong with yoke or back yoke na sinasabi, mula dito sa back na upa, itong mula sa back na yung upa, magdadown tayo ng 4.5 or 4 to 4.5 guys yung back yoke. Ayan. Yan na yung magiging back. Ito yung back yoke. Ito yung back yoke na yan. Ito yung back yoke. So, yung back yoke na yan guys, ang baba niyan malimit, yung pinakababang body may pleats. So, maglalagay tayo ng pleats dito. Magdadagdag tayo ngayon ng 1 inch. So, 1 inch, bali, 2 inches kung aanuhin mo, 1 inch sa pole kasi half inch, 1 inch. So, magiging 2 inches. So, ganyan. Dito ngayon tayo guys, magdadagdag sa back. So, ito na yung paraan niyan. Ito na yung magiging dagdag ng pleats. Ngayon, magdadagdag din tayo dito ng 1 inch sa armhole or dito sa may armhole. Tapos, ang gagawin natin dyan guys. So, mula dito, mababa dito, magiging ganyan lang siya guys. Yan. Pero yung baba niyan, hindi aabot. Ito lang, yung parang ganyan lang. Kasi, once na ipi-pleats na to, liliit pa rin yan. Guys, saka ito, panibagong line yan. So, magiging ganyan na siya. Instead na ito, yung back, dahil nga may pleats ito, dahil back yung, nagdagdag ako dito. So, magiging ganyan na siya, guys. Ito yung magiging armhole na ng back. Wala na to, ha? Wala na yan. Kasi nga, may cut out siya or may back yoke siya. Tsaka yung back yoke niyan, guys, cut po. So, bali dalaw doble yan kasi iipit natin tong body na to dito sa back yoke. Na naka-pleats siya dito na tag-half inch sa gitnang likod. Guys, kung mapapansin nyo, mayroon ako ditong 4 inches na allowance. 4 inches to guys ha, ito. 4 inches yan mula dito sa harapan ng buhit. Yan. Kasi, ito yung para sa hidden button. So, yung hidden button natin, magpupul tayo muna ng 1.5. Yan. Pupul tayo ng 1.5 unang pull. Tapos, itong line na to dito sa harapan, ipupul natin, tatapat natin dyan yung pangalawang pull, parang ganyan. Napakita ko lang sa inyo guys para maintindihan nyo kung paano gumawa ng hidden button. Ngayon, pagdating sa pasada, ipa-plug natin yan. Ito ganyan. Papasadahan natin ito guys. Yan. Papasadahan natin. 1 1/4 yung laban dito. 1 inch yung doon. Kasi 2 1/4 ang fold na to. Ang total na fold na to guys, 2 1/4. Para pag pinasadahan natin to at ibabaliktad natin ng ganyan, magiging ganyan. Ibig sabihin, hindi luluwa yung ilalim sa labas. Mas mahaba pa rin yung labas. Yun yung purpose niyan. At pagka pinasadahan mo yan,
tapos nito yung pasada, 1 in 1/4. So, kailangan guys, pag napasada kayo sa hidden button, pantay-pantay yung lapad para magandang tingnan yung gamit. So, yan yung purpose ng 4 inches na to. Ito guys ay para sa kaliwang part ng body. Kasi sa lalaki, sa kaliwa yung kanyang button hole. Ngayon, para naman dun sa may bonus, maglalagay tayo ng 1.5 na allowance. So, mula dito, ha, mula dito sa harapan daw buhit, maglalagay tayo dito ng 1.5 allowance para naman sa kanan, yun sa paglalagyan ng butones. Ngayon, ipupold naman natin yun. Kunwari lang, yan. Ito yung 1.5. Kunwari, ipupold natin yan ng ganyan, guys. Pupunin natin 1 inch. So, parang magiging ganyan. Kunwari, 1 inch. Yan, ganyan na yung 1 inch. Halimbawa, papasadahan naman natin to. Ganyan lang yung pasada sa kaliwa, sa kanang bahagi. So, ganyan lang. So, okay na tayo dito, guys. Guys, pag nagtapas na tayo sa fabric ng actual na cutting na, cut out ito guys. Itong back yoke, mula dito, cut out yan, papunta dito sa back. Yan, yung back na yan. Ito, cut out yan. So, minsan ang ginagawa ko dyan guys, dinidiretso ko ito hanggang doon sa ano, para hindi mahirap magtabas. Ayan. So, ito guys yung back yoke. Ayan. Yan, kung mapapansin niyo ha, ito yung back yoke. Ang tapas nito, nakapulled ito, at dalawang tatabasin nyo dito. Kasi pag itinahi na dito sa katawan, nakaipit siya. Kumbaga dalawa, nakaipit ito sa gitna para malinis, walang siyang allowance na nakalabas. Nasa loob yung allowance ng tahe. Ngayon, ang back, ito na yung back. Yan. Papunta dito sa tabi. Pawala doon. Yan, straight yan. Pantay pa rin yan. At ito naman din. Ito. So, ito yung back. So, ganyan lang siya guys. So, pinakamaganda dyan guys, para hindi kayo manito, lalagyan nyo ito ng back. Lalagyan nyo rin ito ng back. Lalagyan nyo ito ng front, kasi ito yung front. Kaya may extension yan, dahil ito nga yung para sa butones. So, ayan na guys, ang magiging kalalabasan. So, putulin muna natin ito dito para mas malinaw. Yan. Ito na yung sa placket. Kaya kung nagtaas dito guys, huwag kayong magtatapos ng diretso guys ha. Kailangan medyo i-extend nyo ganyan. Kasi, halimbawa, ito, ganyan. Medyo nakataas itong placket. Kasi para pag nag-ganyan, i-recut nyo na lang yan pagka napasada na. So, ito yung harapan kasama na ito. So, buo yan. Ito yung sa left side. Magdadagdag naman kayo ng half, bali 1.5 inch para naman sa right side. Pag ang uniform naman guys ay may pocket, mula sa center na yan, magdadown kayo ng 9. So, ito yung 9. Tapos, mula dito sa center front, ito, sa pinakatabi ng front, yan, kukuha naman kayo dito ng 3. So, sa baba, kukuha rin kayo dito para medyo balance yung magiging, ano siya, anong kanyang packet. So, parang ganyan. Ang kanyang packet naman, guys, mostly, pag nasa dibdib, ang opening lang niyan ay mga 4. So, ganyan. Ito, kumari ang 4. Yan. Ang baba naman niyan ay mga 5.5 depende, 5 and 1/4, ganyan, depende sa laki ng uniform kayo dito. Tapos bubutasan nyo to, bubutasan nyo rin to dito. Tapos pag nag-cut na kayo guys, tutusukan nyo yan ng marking para alam nyo na kung saan yung pocket ilalagay. Ito, halimbawa, ito ang 90 degrees, ito. Ang sa babae, halos mga 40 to 45 degrees yung kanya slant. Yung parang nasa gitna siya ng dalawang to. Ang lalaki naman guys, mga ganyan lang. So mga siguro 30 degrees lang. So parang ganyan lang yung sa lalaki. Hindi siya yung gitnang gitna. Ngayon, kukunin natin yung 20 na armhole. Ito. Kukunin na natin. 20 na armhole. Ito yon. Yan. So ganyan. Kung
ang kanyang cuffs or ang kanyang arm, eh, siyempre maluwag naman yan guys, hindi naman yan fit. Kukuha tayo ng mga 15. Ang haba naman ng polo ng lalaki is 10 or 9. Depende sa haba. Siyempre susukatin nyo naman yon. So, ilagay natin siya sa 9. Ito yung 9. So, kukunin natin ito. Kukita natin ng ganyan. Yan. At magdadagdag tayo nitong full lapad na to para naman sa 3. Magkukunin naman natin yan. Yan. Tapos, ililihis din natin ng pagkakito. Kukunin natin yung 4.5. So, ayan. Ganun pa rin guys yung procedure. So, ganyan pa rin yung pagkuha ng slip. Yan. Tapos, ito pa rin naman yung front. Yan. Ganyan pa rin naman yung pagkuha. So, ayan. Ito yung front. Ito yung back. So, siya nga pala guys. Shout out sa aking mga followers. Sila yung mga walang content na sumusubaybay sa akin. At kaya ko sila nakilala guys kasi sila ay nag-message sa akin Facebook Messenger. At sila ay sina Teresa Castor, yung nag-request nito. Si Jonalyn Tandido. Ito, laging nag-message sa akin at laging nagtatanong. Yan, sino pa ba? Si Carmelita Alayakya. Hi, Carmi. Minsan nagko-comment din siya sa akin. Si Irene Irasosta. Hello, ma'am. Thank you sa pag-follow. Si Miles Codero, isa din to sa aking followers. Si Carlo Tapalas nga pala, minsan nag-request to sa akin guys, pero dahil nga na-hospital ngayong aking father, eh, hindi ko kaagad natupunan. Pero Carlo, ito na yung hinihili about sa polo. So kung iba man yung design, dito lang kayo mag-a-adjust sa kanya. Kay Laista Teya Ninel Aveda, sis, thank you sa pag-follow. Kung iisipin ko, hindi ko akalain nakilala ko sila sa aking tutorial na sa iba't ibang lugar sila nang galing or sa iba't ibang lugar sila nakatira. Nagkakakilala kami dahil dito kay YT. So, thank you so much guys at thank you so much sa pag-follow nyo at shout out also to Frank Janbari for always requesting me. Thank you so much on your request about the recycle, about pants, denim pants into skirt. I will do that very soon and thank you for following my channel also. Yes. Hi everyone at sa lahat ng aking whitey friends. Thank you so much guys sa pag-suporta sa akin. Hindi ko man kayo may isa-isa lahat sa dami nyo guys. Pero nagpapasalamat talaga ako sa suporta nyo. At sana patuloy nyo pa akong suportahan. Thank you so much guys. Naman akong bagong follower. Michelle Lim Dato. Guys, ayan, nagme-message sila sa akin, yan, sa aking messenger. So, ayan, hindi sila nagko-comment guys sa aking mga videos, kundi nagpa-private message sila sa akin. Ito ang kanyang message, guys, na-touch ako dito. Hello, madam. Madam talaga. I'm a new fan po sa mga videos niyo. Noong isang araw ko lang po na panood yung video niyo about baby collars ko. Sobrang nagustuhan ko ang pinanood ko na halos lahat na ng videos niyo about sewing ay pinanood ko. May question lang po ako, madam. Okay, guys, hindi ko